Good day mga ka-riders, Renzo Classic here and welcome to my channel. So today's vlog is another DIY or do-it-yourself na naman po tayo mga ka-riders. Isa na naman po itong dagdag kaalaman at experience para sa akin. Kaya stay tuned lang po kayo mga ka-riders and stick around. Alright mga ka-riders, so today's vlog ay maglalagay po tayo ng rubber boots cover dyan sa front shock absorber ni Yamaha YTX 125. Aminado ako hindi po ito necessity but added looks po ito sa aking motor. At mas magmumukha po siyang classic because of that rubber boots cover. Pero syempre bago po natin mailagay yung rubber boots cover ay magtatanggal po muna tayo ng mga parts, bolts at nuts ng aking Yamaha YTX 125. So ang uunahin po nating tanggalin ay itong dito sa ilalim ng kanyang headlight. Itong merong logo ng Yamaha. So dalawang bolts po yan, magkabilaan po yan. Tapos ang sunod nating tatanggalin ay itong axle bolt at nut. Sabay po yan ha. Kaya pag ano, dapat may pangontra para pag pinihit, sabay pong matatanggal. Siyempre, unahin nating tanggalin yung nut kasi yun yung madali. Tapos pag natanggal na yung nut, tsaka natin mihilahin yung bolt. No? Daan-daan. Mahigpit din po kasi yan mga ka-riders. Kaya gagamitin natin yan ng pamukpok. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung full video nito kung paano ko po siya ginawa at kung paano ko nilagyan ng rubber boots cover. Tapos isusunod po natin itong front fender. So meron po itong apat na bolts dyan sa ilalim yan. Yan, makikita nyo dyan. Ito, pinapakita ko lang sa inyo mga ka-riders yung mga dapat tanggalin, no? Bago ilagay yung rubber boots cover dyan sa front shock absorber natin. Para mamaya, pag nakita nyo, tuloy-tuloy lang yung gawa ko at mabilis matapos. Tapos, dito sa part na to, yan, yung bolts na yan, luluwagan lang po natin yan, hindi na natin yan kailangan tanggalin pa. Then, sunod yung dito sa taas, so yan. So, yan po yung tatanggalin natin para maugot natin itong dalawang front shock absorber natin. Tapos, yun. Tsaka natin may lalagay na yung rubber boots cover. So, yun. Ganun lang po yun mga ka-riders. So, ngayon naman, simulan na natin magtrabaho. Alright, let's go! Alright, so natanggal na po natin yung dalawang bolts dun sa unang step dun sa may bandang logo. So ngayon naman, sunod naman natin yung front fender. Pero syempre, bagong lahat, kailangan natin ng mga sapat na tools para dyan mga ka-riders. So ibang mga tools ko pala, dito yan nakalagay sa may bandang battery. Yung gilid kasi niyan, yan yung compartment ng YTX 125, no? Yung napaka makitid lang siya. Kasya yung mga basic tools at ORCR, pwede na rin pag tinupi mo. So yan, dyan nakalagay yung mga ibang tools ko na pagtanggal ng bolts at nuts. Yung tools ko po palang ginamit kanina doon sa pagtanggal sa dalawang bolts sa may logo, numero G's po yun na open close wrench. Tapos ito naman po yung tools na gagamitin natin pagtanggal dyan sa gulong sa harap. No? Itong numero 12 para dyan sa nuts ng axle bolt. At numero 17 para dyan sa axle bolt. So ang tatanggalin pala natin sunod mga ka-riders ay yung harapang gulong. Then sunod yung front fender. At pasensya na kanina, nagkamali po. Ako nang sabi. So ganyan po magiging itsura niya pagkatatanggalin na natin yung harapang gulong. No? So yan, dapat sabay yan para may pangontra. Kasi kung hindi, ikot lang nang iikot yung bolt, axle bolt nyo. So dapat ganyan ang forma niyan. Then pipigilan nyo hanggang sa matanggal yung axle nut. Alright, so let's go. Simulan natin. Alright, so ayan mga ka-riders, tanggal na po yung axle nut niya. So ngayon, hihilahin natin itong axle bolt. So sa paghihila niyan mga ka-riders, kailangan nating alalayan yung gulong kasi nakaipit po yan. Ngayon, pagka po mahirap ilabas at mahugot, eh gamitan niyo po ng pamukpok para unti-unti siyang lumabas. No? Tapos alalayan niyo po yung gulong para po hindi po siya basta-basta malaglag pag nahihila niyo na po yung axle bolt. Thank you.
So ayun mga ka-riders, at natanggal na po natin yung harapang gulong. So ngayon ang isusunod na po natin ay yung kanyang front fender. So ayan mga ka-riders, natanggal na po natin yung front fender. So ngayon isusunod na po natin ay luluwagan po natin itong bolt na nakapwesto dyan malapit sa ilalim ng headlight. Alright mga riders, so dito na po tayo sa pinakaminali kung saan po tatanggalin na po natin yung bolt na nakakonekta dyan sa front shock absorber. Alright, so yan po ang itsura ng ating front shock absorber. So siyempre, lilinisin po muna natin yan bago natin ilagay yung ating rubber boots cover. So yan mga ka-riders, at malinis na po ang ating front shock absorber. So ngayon ilalagay na po natin ang ating bagong bili at ang magbibigay ganda sa ating motor, ang bagong-bago na rubber boots cover. So ayan na po ang itsura ng ating front shock absorber. Nailagay ko na po yung rubber boots cover. Napakasimple lang yan mga ka-riders. Papasok nyo lang po kasama po nung panghigpit para po hindi siya masyadong magalaw or mapasukan ng tubig. Alright mga ka-riders, so ngayon at naikabit na natin ang ating rubber boots cover, ngayon naman ay i-assemble natin siya ulit. Ibabalik na natin ang ating front shock absorber. At ako excited na makita ang bagong look ng aking Yamaha YTX-125. So magiging totally classic style na po ang datingan ng aking motor. And I'm so excited and proud of that dahil ako ang gumawa nito. So nakakatuwa lang, it's experience para sa akin. Unti-unting pagagandahin natin ang aking motor. So ayan na po mga ka-riders ang itsura ng aking Yamaha YTX-125 nung nilagyan ko na po ng rubber boots cover. Mukhang napakaganda na po talaga niya. And binalik ko rin po yung battle exhaust muffler, no? Kasi na-miss ko talaga yung tunog niya, napakaganda. So mag-iingat na lang siguro ko next time pag may mga customer na mahilig lumapit, and bibigyan ko na lang ng abiso, ma-remind sila para hindi na masyadong lumapit agad at hindi na mapasok. So ayan mga ka-riders, at hanggang dito ko na po tatapusin ang aking video. At isa na naman pong successful na DIY
Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuport at nanonood na aking YouTube channel. At Renzo Classic, palagi po nagpapaalala, ride safe, stay safe, and be a defensive rider at all times. Renzo Classic, out.